Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, may pag-usapan po tayo siyempre muli. Kamusta po kayong lahat? Ang Pangulo po, nasa Australia po siya, di po ba? Meron po magandang balita, sabi sa balita. Nakakuha po daw ang ating bansa ng halos sa 1.5 billion dollars mga katambay na pangako. Pinangakuan po ang ating bansa na mamumuhunan sa ating bansa ang pledge na magagaling sa bansang Australia. Pakinggan po natin ang balita at tumentuhan po natin mga katambay. Doon na po, set up ko po. Nel, magkano yung halaga ng pangakong pamumuhunan na nakuha ng Pilipinas mula sa Australia? Yes, aga aabot yan sa 1.5 billion US dollars o mahigit sa 70 billion pesos na nakuha ng pangako pamumuhunan ng Pilipinas sa Australia. Labindalawang kasunduan ang ipinarisinta kanina kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Business Forum dito sa Melbourne ay kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Ang pamumuhunan ay magagaling sa malalaking sektor at industriya. These agreements signify our unwavering commitment to excellence and fruitful partnerships spanning diverse sectors such as renewable energy, waste to energy technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives, the establishment of data centers, manufacturing of health technology solutions, and digital health services. Inanyayahan naman ang Pangulo ang Australian businessmen na tingnan ang maaaring maging oportunidad sa Pilipinas. I invite esteemed Australian businesses to consider the Philippines as a reliable partner that can support your expansion and operations. Let us embark on a journey of strengthened economic ties, mutual growth, and shared successes. Ayon sa Pangulo, marami nang ang ginawa ang hapang ang pamahalaan upang papaluwag ang pagnenegosyo. Bago ang business forum na kay Pag-ulong po na si Pangulong Marcos kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. Sentro ng kanilang pag-uusap ang hubol sa rice, trade, flight connections, turismo at pagnenegosyo. Bukas naman, bago ang formal na pagbubukas ng ASEAN-Australian Summit, ilang pagpupulong pa ang dadaluan ng Pangulo kabilang na sa Macquarie Group at pulong kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Ayan po mga katambay, ang report po ng balita na mayroon naman pong bagong pangako ang ating bansa sa, you know, sa pangunguna po ng bansang Australia. Pinangakuan po tayong muli. Yung ibang bansa, nangako rin po yung mga pinupuntahan po ng ating Pangulo. Di po ba? Mga billion-billion po ang pangako po ng bawat puntang bansa ng Pangulo. Ito po, nangako rin po ang bansang Australia na mahigit 1.5 billion US dollars o dollars. Sa peso po natin, mahigit 70, ayon sa balita, 70 billion mahigit. Napakalaking pera, di po ba? Kung ito po talagang maiuwi na at talagang siguradong-sigurado na, maraming puhunan po ito, di po ba? Kaya lang, yung mga gagawing negosyo po, kung ito po ay matutuloy, di ba? Renewable energy, di ba? About sa, you know, sa mga housing, may housing po, di ba? Sa internet, di ba? Halos, yun lang po halos yung mga nabanggit na mga ilan-ilang magiging plano kung matutuloy po itong pangako na negosyo sa atin. Pero ito pong secretary natin sa trade, hindi po nabanggit na tayo po, malaki rin po ang pakinabang natin sa Australia. Kung yung produkto natin, makakapasok din, makapag-trade tayo sa kanila, di po ba? Na meron din tayong iiwanan na talagang magandang balita at pagbalik ng Pangulo sa Pilipinas na yung mga negosyo natin, lalo yung mga pangunahin nating produkto na pupwede nating dalhin sa Australia,
eh tinatanggap na po na Australia, di ba? Makapag-trade na rin tayo sa kanila, di ba? Kaya lang nung mga nakaraang balita, di ba? Halos ang kinukuha lang sa atin ng Australia, di ba? Una-una, manpower. Yun lang po ang malaking nakukinukuha sa atin ng Australia. At ang pinakamabigat, tayo po ang bumibili pa ng marami at malaki sa bansa Australia, di ba? Una-una sa meat. Sa meat, alam naman natin ang bansa Australia pagdating sa karne, di ba? Eh, napakarami nila, di ba? Lalo sa mga karne ng baka, di ba? At ang isa pa, yung coil, yung ginagamit natin sa energy, di ba? Yung mga carbon, maraming gamit po yan. Isa po palang pinagkukunan natin ang production niya ng Australia. Pero sa kabila nun, wala pong kinukuha sa atin ng Australia, sa ating bansa, na pwede tayong mag-import sa kanila dahil napakahigpit nga po ng bansa nila. Di ba? Kaya medyo hindi lang din po naging parehas na sila po na hinkayat natin mamuhunan sa ating bansa, nangangako sila. Pero tayo naman, hindi natin mahingkayat sila na yung produkto naman natin ng ating bansa, yung produkto natin sa bansa natin, maipasok naman sa kanila. Di ba? Para kumita rin ng bansa natin sa bansa nila. Di ba? Kumita rin tayo ron, makapag-invest din tayo sa bansa nila. Di ba? Yun ang napakaganda po sanang balita sa tingin ni Kamanong. Di ba? Eh, ito po, hindi pa tayo nakakatsyak dito dahil ito po eh, pangako pa lang mga katambay. Hindi natin alam kung ilang porsyento po ang magiging totoo po rito dito sa 1.5 billion na sinasabi ng balita ng secretary po at ng ating Pangulong Marcos, di ba? Itong napakalaking 1.5 billion na dollars, eh, ilang porsyento po kaya ang totoo rito? Hintayin po natin. Eh, sana po loobin na ito po eh, talagang seryoso po na mamumuhunan sa ating bansa, di ba? Dahil para naman makabawi-bawi ang Pilipinas dahil sa laki ng gastos na ginagawa ng ating pamahalaan para lang makahingkayat na mamumuhunan sa ating bansa. Dahil gumagastos ang pamahalaan natin, lalo ang Office of the President ng kanyang travel sa loob ng isang taon, kung ilang bilyon ang kanyang travel fund para lang makahingkayat daw di umano ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Eh, kailangan po makabalik naman po yung nagagastos natin na kabangyaman ng mga Pilipino na ginagastos ng Pangulo na daan-daang bilyon isang taon sa loob lang ng 12 buwan. At pagkatapos po noon, eh, may pondo na naman po yan after next year, 2025. Ibang pondo na naman po yan, bilyon na naman po ang travel fund. Kaya kung ito po mga pangako na ito eh mapapako, eh ang mga Pilipino po ang lugi. Malulugi po tayo sa laki ng nagagastos ng ating pamahalaan sa mga biyahe ng ating Pangulo. Kung susumahin natin, sabi nga ng pangalawang Pangulo nung siya ay nagpahayag, eh dapat nga unahin muna natin problema ng ating bayan. Una-una, yung nagmamahalang pagkain, di ba? Yun ang lagi sinasabi ng Vice President. Yung kakulangan sa trabaho, inflation ang laki. Eh, yun muna ang solusyonan, di ba? Na, yun muna ang gastosan ng mga malalaking gastos, yung talagang pangangailangan ng taong bayan. Di ba? Parang hindi lang masabi ng bise, huwag muna tayong gumastos ng malalaki sa travel. Unahin muna natin itong mga, you know, talagang problema ng taong bayan, di ba? Nagtataas ang bilihin. Kasi gagastos ka nga naman ng bilyon-bilyon isang taon, eh pangako pa lang naman yung bibigay sa atin. Puro pangako, puro pledge, di ba? Wala pang kasiguruhan. Matagal pa proseso niyan, di ba? Samantalang mga Pilipino, hirap na at nakaamba pa rin na tumaas ang gasolina, di ba? Nakaamba na naman. Ganon din ang mga manok, mga karne, di ba? Nako, maraming problema pa ang dadanasin natin mga katambay. Yan lang po ang komento ni Kamanong sa pangako ng Australia na mag-iimbes sa ating bansa ng 1.5 billion, mahigit 1.5 billion dollars. Sana po eh hindi mauwi sa pangako ang sinabi ng Australia, di ba? Kung hindi, malaking lugi sa ating bansa,
Dahil gumagastos tayo ng bilyon-bilyon, million-million sa kakabiyahe. Tapos, baka naman, wag naman sana ang makikita natin, eh, puro pangako. Hindi mo ka makatambay. Yun lang po, mga tambay. Si Kamanong po, nangiiwan po, mahalin natin ating bansa. Siyempre, protektahan natin, ipaglaban natin, tis-tis lang. May pag-asa pa tayong makabangon muli. Paalam. Bye-bye.